guys, welcome back to my channel. Ang video natin ngayon ay nandito ako sa isang park ulit na may maraming magagandang views na pwede nating makita. Kasi hindi pa ako makauwi sa bahay, may nagtatrabaho doon, inaayos yung electrical wirings ng apartment namin kasi medyo luma na. Kaya eto, mabuti naman at may time ako na ipasyal kayo dito sa isang park na malapit lang sa trabaho ko. Galing lang ako ng trabaho, wala na akong trabaho ngayong hapon kasi every Wednesday ay free time ko po. Kaya andito ako sa Parque Duramas, tinatawag na Parque Duramas. Ipapasyal ko kayo. Napakagandang parke ito kasi maraming makikita dito na magagandang bulaklak at may ano dyan, may fish pond na magaganda ang mga fishes. Papakita ko po sa inyo. Pala ito po yung natatandaan ko nung bagong dating pa lang si Windy dito, yung bunso kong anak. Dito yun namin unang ipinasyal. So way back 2016, yun na yung huling time na pumasyal ako dito. Ayan, bungad pa lang eh, may mga roses. Roses are red, my love. Yan. Ito po ang bungad ng Parque Duramas. Ayan. Merong napakalaking balbalete. Tree. Ata ito. Tapos dyan, merong casino dyan. Yung pinupuntahan ng mga turista na mahilig sa casino. Ayan. Ito po ang very green na plants ng parke. Ayan. Napakaganda, no? Balete. Maliit pang balete yan. Yun. May magandang bougainvillea. Red na red. Napakalaking bougainvillea. Ayan siya. Ayan. Wala yan po. Magkakasunod na mga balete. Ayan yung mga dates. Ayan mga Spanish style ng mga buildings, parang sa ano lang, oh, sa one vegan. Yan, yan yung napakalaking casino at hotel. Yan, Hotel Santa Catalina. Hotel Santa Catalina. Basta puro green ang makikita natin dito. Yan yung harapan ng, kung tingnan ninyo, Spanish style talaga, parang sa ano lang, sa vegan Ilocos Sur, di ba? Ayan, pinapatubigan yung mga Bermuda grass. Ayan, ito yung likuran ng hotel. Ayan, diba, very very simple ang structure. Yung
makikita mo talaga parang sa ano lang. Yan, sa vegan na mga ano, antique houses. Ganyan lang. Simple lang. Yan. Prohibida la entrada de perros. Bawal daw ang pumasok na mga aso. Okay. Ito na yung kabuuan ng park. Yan, may mga laruan. Playpen ng mga bata. Yung sa parte doon may mga magagandang ano doon, fountain. Ayan, si kuya naglilinis. Naglaroan, may mga parents, siyempre walang pasok ang mga bata, kaya ayan, magandang nililinis niya yung fish pond. Pero dito sa banda rito wala yung mga fish doon sa kabilang banda. Fresco. Oh. Tingnan nyo si Lolo dito pa magbasa ng newspaper. Nakamask pa rin ang mga tao. Ayan, ayan siya. Mga ordinary plants lang, di ba? Marami tayo dyan sa Pilipinas. Oh, ganyan lang. Ayan. Oh, I wish na nasa bahay ako sa Pilipinas. Mahilig ako magtanim-tanim noon. Nandun pa ako sa Pilipinas. Ayan siya. Nagbebenta pa ako dun sa palengke ng mga bulaklak noon. Lalo na nung nag-uso ang euphorbia. Ay, naku po. Ang ganda ng mga euphorbia noon. Napaka nakakatuwang mag-collect ng mga variety ng euphorbia noon. Hindi masyadong malinis ngayon kasi syempre quarantine. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ayan. Flowers. Ayan.
white ang color. Ito red orange. Yung sa kapila yellow orange. Ganda no. Ewan ko kung anong tawag dyan sa puno na yan. Okay. Ganda. Isa is very red orange. Dito naman ay yan, mga malalaking cactus. Yan, isa. Kalbo dyan. Pilipinas, hindi naman natin ano gusto ang mga ganitong cactus, diba? Yan. Yan, popular sa Pilipinas ito. Ano bang pangalan nitong bulaklak na ito? Can't remember the name. Yan. Napitinik. Yan, matitinik, matitinik. Hindi malinis ngayon, siguro nga dahil sa na-quarantine. Pero noon malalaki yung mga ano dito, wala yung mga malalaking isda, tapos marumi, hindi na kagaya noon. Inuumpisahan pa lang na linisin ulit. Sayang na wala, na matay siguro yung mga malalaking isda noong quarantine. Naku, ang ganda kaya nito noon. Malalaki yung mga lumulutang dyan na different colors ng isda. Ngayon ay wala. Nire-revive pa nila. Ayan, tignan nyo, oh, mga bagong tanim pa ang bulaklak. Ang ganda noon nito dito. Ang linis. Ayan. Talagang ayan, oh. Nakatambak yung mga kwan. Oh, ayan. Naayos pa nila. Ay, sayang. Hindi ko may papakita ng maayos. Na-COVID din ang park. Oh, ayan mga butterflies. Ayan, ayan, ayan. Oh, ayan, oh. Nililinis talaga nila. Sayang.
siguro after how many months ulit babalikan natin dito. Tignan natin kung anong pagkakaiba ng itsura nun pag nalinis na ulit. Ayan. Okay. Okay guys, dito na ako sa Calle Triana. Isa rin itong magandang lugar na kung gusto mo mag-shopping, andyan lahat ang mga malls. Yun. Yun. Yan. Sa isang kalye lang yung apartment namin, kaya nadadaanan ko araw-araw din galing sa trabaho ang part na ito. Diyan mo makikita ang mga shopping malls na Zara, Desigual, H&M, diyan lahat, Benetton. Yan. Ito ang kabuuan ng Calle Triana. Hanggang sa dulo, mahaba yan. Ayan si Benetton, United Colors of Benetton, 50%. Ganda ng model nila. Ito'y kalye nga da ito'y, Calle Triana, ang kalye na ito. Maraming ganito, kumakanta. Maraming nagpe-perform dito, pero ngayon, wala. Ito lang ang meron. Okay, nandito ako sa pinakadulo ng yung kalye kanina, Calle Triana. Tignan nga natin yan. May ano dyan, Burger King dyan. At dito yung scooters yan, maraming nagtrabahong mga Pilipino dyan, mostly mga kamag-anak ko. Yung jefe dyan ay yung pinsan buo ko, at yung mga kamarera dyan mga Pilipina yan. Yung hefa rin dyan na isa, kapag anak ko rin. Ang scooter, dyan nagtrabaho din yung asawa ko. May dalawa o tatlo pa akong pinsang buo rin, nagtrabaho dyan. At yung may-ari dyan, yung isang branch ng restaurant nila, La Maria, doon naman nagtatrabaho yung anak ko. Ayan. Yung may-ari dyan, scooter, siya ang konsulada ng Pilipinas dito sa Las Palmas. Siya rin ang tumulong sa amin na makarating dito sa Spain. Siya ang naghanap ng mga amo na pumirma, mostly sa mga Pilipina na nakarating dito, lalong-lalo na sa parte ng family ko. Maraming natulungan si Doña Pilar. Siyang may-ari niyan, scooters. Nandito naman ako sa Calle Vegeta.
mga structures dito, syempre Spanish talaga ang style, old, old buildings. Yan o. Ipapakita ko sa inyo yung napakagandang cathedral. Napakaganda ang pagkagawa ng simbahan. Napakalaki rin. Simbahan ng mga Katoliko. Dito talagang makikita mo yan, structure ay talagang Spanish, ay Spanish. Yan. Ito ay ang opisina rin ng gobyerno yan. Okay. Dogs. Ooh. Hello, doggy, doggy, ow. Yan. Nagbubuga ng tubig. And ito, yung sinasabi ko sa inyong cathedral nila. Yan. Tignan nyo yung feature ng building. Walang napakataas yun, napakataas nito yan, walang pintura, ganyan lang siya oh. Hindi ko matandaan kung anong klaseng structure ito, Gothic yata tawag dyan. Tignan nyo niya. Spanish na Spanish. Naalala ko minsan nung may tinulungan akong Pilipina dito kung pina-interview dyan sa upuan na yan. Diyan na lang kami naupo ng senyora na nag-interview sa kanya. Kadaanan nga buildings, Spanish na Spanish style. Ayan. Yung likuran ng kwan ito, yung cathedral, yung likuran niya, side niya. Pader, wala talaga siyang pintura. Pa, yan.
Ganyan lang siya. Tila na suksuksuk ko nga kalye. Nakasalubong ko dyan yung asawa ng pinsan ko. Naalagaan niya yung pinapasyal niya yung alaga niya. Sino naman kaya ito? Si Nestor Alam. Siguro siya ang may-ari ng kon ito noon. Bakit nakaano siya? Nakamayroon siya ano dyan. Casa Museo del Colon. Yan. Old. Talagang mga buildings. Spanish na Spanish. Okay. Sa dulo nito, dagat na. Ayan. Yun. Yung ano na yun. Main road na. Tapos sa kabila, dagat na. Tignan nyo yung ano, oh. Yung nilalakaran ko ay, pwede ho, senyora. Istayan na itog mamon di sinyuran. Bato-bato. Gawa sa bato. Ito naman yung Mercado Central. Ang tawag sa Spanish. Yung wet market nila, yan, parang ano, simbahan, no? Hindi na tayo makapasok sa loob kasi pag alas dos na ng hapon, wala na, sarado na ang mga tindahan, tapos mga 4 to 5, mga 5 ganun, mag-o-open ulit. Yan. Tila simuksuksuka kun, tila kadandanuna kun. Yan. Ewan ko kung anong pan ito. Lapitan natin. Kung anong pangalan ng ribulto na ito. Ayan. Galdos. Yun yung Galdos na apelyedo. Pangalan ay ano. Ang dami nilang ganyan, oh. Siguro prominenteng mga tao ang mga Galdos dito. Kasi may paaralan na pangalan ay Galdos. May mga buildings Galdos. Ayan pa rin. Ito ay teatro ito. Sine. Oh, bale yan yung bell tower nung cathedral kanina. Ayan. Makikita pala dito. Yan. Diyan naman pala paakyat diyan yung papunta doon sa isa kong trabaho, Tafira. Yan, diyan ako naghihintay kung minsan ng bus papunta doon. 15 minutes. Yun, nakakarating ako doon sa trabaho kong isa. Yan, may mga kalapati. May mga kalapating mababang lipad. Ayan. Dito yung sinasabi ko sa inyong teatro. May mga nagpe-perform dyan kung minsan.
Especially kung may mga fiesta. Ayan. Uy. Mga kalapati. Pinakain nila. Okay. Diyan na yung istasyon ng bus. At diyan na yung apartment namin. Malapit na lang. Sana wala na yung mga nagtatrabaho sa bahay para makapag live streaming na ako. That ends my video. I hope you continue on watching. Don't forget to like, share, and of course subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Till my next video. Adios.